Guys, welcome back to my channel. Dito na naman tayo, bibigay ako ng konting tip para sa mga nagkakaroon ng may problema sa printer. Kagaya na itong printer namin ngayon, nagdo-double image siya. Tapos pag nagpiprint ng test, may linya. Hindi siya normal. Try natin mag-print para makita niyo yung bigo sabihin. Ayan, ito yung sinasabi ko. Hindi normal yan. Dapat, yung mga kulay na yan, dapat solid yung lines na yan. Walang putol. So, ang gagawin natin ngayon, try natin i-on off yung printer. Bali, naka-on siya. So, i-off natin. Press on natin. Tapos bunutin. Yung pag-off niya, bubunutin natin yung power source niya para mag-stop yung printhead. Try natin silipin yung magnetic film na may makikita kayong transparent. Parang yun yung sensor niya dun sa printhead. Gumamit lang ng malinis na tissue or wipes para mapunasan mo yung spot ng mga nagtatalsikang ink dun sa pinaka magnetic film, kasi yun yung nagkokos ng space dun sa pag-print niyo. Etong sa akin, tip lang po ito, kasi kung sa iba yan, ibang gumagawa niyan, binabaklas yung buong printer. Etong sa akin, hinanap ko lang yung mga spot na merong maduduming part. Na yun lang, pinupunasan ko lang yung ink na natatalsik doon, para hindi masyadong maraming gawa. So ito, ingatan nyo lang yung pagpupunas, kasi baka mahatak nyo yung pinaka film nun. Baka maputol naman, mas malaking problema. So, dahan-dahan lang sa pagpunas para hindi matuluyang masira yung mga printer nyo. Ayan na, make it sure na lang na wala talagang natitirang mga ink dun sa film. So dapat malinis, wala yung pinagpunasan nyo na parang napahid na ink na kumakalat. Dapat wala, malinis. Linisin nyo na rin yung ibang parts na may mga dumi-dumi ng ink para hindi tuluyang dumumi yung loob ng printer nyo. So, ganun lang po yun kabilis. Napakadali lang, di ba? Ayan guys, ibalik na natin yung power cord niya. Tsaka yung cable niya na papunta sa CPU natin. Test na natin.
Mukhang may problema pa ata guys, kasi nagbi-blink lang yung ilaw niya. So hindi siya napiprint, kailangan natin siyang i-reset. Ayan, na-reset ko na. Wala na yung nagbi-blink na kulay orange sa baba. So green na lang yung nagbi-blink. So antayin na lang natin na mag-print na siya kung ano resulta dun sa ginawa ko. So guys, successful yung ginawa natin. So wala na yung kagaya nito. So buo na yung color niya. So effective yung troubleshooting natin. Ngayon try natin mag-print ng buong image. Kasi yung sa test ko, meron siyang double lines. So nagdo-double image siya. So ngayon, ayan, kagaya niyan, double image yung nakikita niyo, yung ganyan. So antayin natin mamaya, makikita niyo. Disclaimer lang po, itong ginagawa ko eh hindi po ako eksperto dito. Troubleshooting lang to. Pandagdag kaalaman lang po ito para hindi tayo laging nagpapagawa sa labas. Iwas gastos na rin. Mahal lang magpagawa ng printer ngayon. Para naman po sa mga baguhan lang dito sa channel ko, paki-subscribe naman. Tsaka press the notification bell para updated din kayo sa mga susunod kong videos. Mga experiment videos natin. The double image. Pansinin nyo. Ito yung print ko kanina bago natin i-troubleshoot yung printer. So makikita niyo yung diferensya ngayon. Ito na guys, successful yung ating troubleshooting. Clear na yung image. Thanks for watching guys. Subscribe po kayo and support.